Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarup. Isa po akong obstetrician gynecologist. Sasagutin natin ngayon ang 10 tanong tungkol sa mababang matres. Unang tanong, totoo bang may mga babaeng mababa ang matres? Ang sagot po dyan ay totoo po. Sa Ingles, ito ay tinatawag na uterine prolapse. Kahit anong edad ay pwede magkaroon nito, pero common ito sa 50 years old pataas. May mga stages ito. Stage 0, walang uterine prolapse. Pag stage 1, yung kwelyo ng matres ay more than 1 cm above ng opening ng vagina or hymen. Stage 2, pag ang cervix ay 1 cm or less above ng hymen. Stage 3, pag ang cervix ay 1 to 2 cm below ng hymen. Ibig sabihin, nakalabas na ito sa vagina. Stage 4, pag ang buong matres na nakalabas sa puwerta. Ang tawag dito ay procedentia uteri. Pag stage 1 and stage 2, ang cervix ay nasa loob pa ng vagina. Pero pag stage 3 and 4, nakalabas na ito sa vagina. Pangalawang tanong, bakit ba bumababa ang matres? Dito, makikita natin na ang uterus ay suportado ng mga ligaments sa taas at ng pelvic floor muscles sa baba. Pag ang ligaments na to at ang pelvic floor muscles ay sobrang na-stretch at naging mahina, kadalasan bumababa ang matres. Na-stretch ang mga ligaments pag ang isang babae ay nagbuntis o nanganak. Pwede mangyari to pag nag-increase ang pressure sa tiyan, dala ng madalas na pag-uubo. Pag ikaw ay constipated at madalas umiire, kung madalas nagbubuhat na mabigat, at kung overweight. Pwede rin bumaba ang matres kung natural na mahina ang connective tissues ng isang babae. Kung ang nanay mo ay may history ng mababang matres or uterine prolapse, may chance din na magkakaroon ka ng uterine prolapse. Common ang uterine prolapse pag nagkakaedad na at pag nagmenopause. Kasi humihina na at naninipis na ang mga ligaments at muscles. Pangatlong tanong, ano ba mga sintomas kung mababa ang matres? Ang nararamdaman ay base sa stage ng uterine prolapse. Kung stage 1 lang, pwedeng walang nararamdaman o parang may natatamaan lang pag nakikipagtalik. Parang may konting bigat lang na nararamdaman sa bandang puson. Pag stage 2 to 3 na, pwedeng makaramdam ng madalas na pag-ihi, masakit umihi, pwedeng masakit magdumi o hirap magdumi, at may laman na nakakapa sa labas ng puwerta. Pang-apat na tanong, paano ba malalaman kung mababa ang matres? Malalaman yan kung nagpa-check up kayo. Habang kayo ay nakahiga, i-examinin ng doktor ang vagina nyo. Itatry kayong pairihin. Kung may bababa, ibig sabihin mahina ang suporta ng matres. At patatayuin kayo at titignan kung may laman na lalabas sa inyong vagina. Panglimang tanong, may paraan ba para mapigilan ang pagbaba ng matres? Mayroon isang klase ng exercise na makakatulong para tumibay ang muscles dyan sa pelvic floor. Ang tawag dyan ay Kegel exercise. Ito ay effective pa kung stage 1 or stage 2 pa lang ng uterine prolapse. Kung gusto nyong malaman kung paano ginagawa yan, meron po akong vlog tungkol dyan. Kailangan lang itong gawin ng tama, regular at pangmatagalan. Pwede itong gawin sa kahit anong posisyon. Pwedeng nakahiga, pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo. I-maintain yung healthy body weight, iwasang magbuhat ng mabigat. Kung kayo ay madalas inuubo, kailangan gamutin ito. Uminom ng maraming tubig at kumain ng maraming gulay para hindi kayo hirap sa pagdumi. Pang-anim na tanong, mahirapan po ba magbuntis kung mababa ang matres? Pag stage 1 lang ang uterine prolapse, pwede hindi naman mahirapan magbuntis. Pero kung stage 2 pataas, dahil mababa ang cervix, medyo hirap magbuntis. Kung hirap kayo magbuntis, kailangan nyo magpa-check up para malaman kung anong dahilan at magawa nito ng paraan. Pang-pitong tanong, ano ba ang effect nito sa pagbubuntis? Kung nabuntis at may stage 1 uterine prolapse, halos walang effect ito sa pagbubuntis. Pero kung stage 2 o stage 3, mas malaki ang chance ng abortion
o premature labor. Pwede namang mag-normal delivery basta walang problema sa pagbaba ng baby. Paghirap lumabas ang baby, kailangan ma-cesarean section. Pangwalong tanong, may paraan ba para maitaas ang matres? Pwedeng maitaas ang matres kung maglalagay ng pessary. Ito ay isang silicone device na pwedeng ilagay sa cervix para hindi pababa ang matres. Ito ay dapat nakasukat at ito'y kinakabit sa clinic. Para permanenteng maitaas ang matres, kailangan ng surgical operation. Sa mga babaeng may stage 3 or 4 na uterine prolapse at wala na rin balak magbuntis, pwede nang tanggalin ang matres o gawan ng hysterectomy. Pangsiyam na tanong, may magagawa bang hilot para tumaas ang matres? Ang matres ay hindi nakakapa sa puson. At pag ito'y mababa, mas lalong hindi ito makakapa sa puson. Kaya hindi ito pwedeng itaas mula sa puson. Para maitaas ito, kailangan maitulak ito mula sa vagina. At kung naitulak man ito pataas, bababa rin ito. Kasi mahina na nga ang suporta ng matres. Pangsampung tanong, delikado ba kung mababa ang matres? Ang mababang matres ay hindi naman abnormal na bukol at hindi rin siya cancer, kaya hindi naman siya delikado. Ang kadalasang magiging problema lang ay pwedeng inflammation ng cervix, hirap sa pag-ihi, o hirap sa pagdumi. Sana nalinawan po kayo sa mga kasagutan sa mga tanong tungkol sa mababang matres. Maraming salamat po.